What's up mga Oni-chan? Sa video ng ito, i-recap natin ang episodes 11 to 20 ng anime series ng The Eminence in Shadow. Matapos makarating sa Lindworm, naramdaman ni Sid na gusto niyang mag-relax at bigyan ng katawan niya ng pahinga. Dahil doon, binisita niya ang kalapit na hot spring kung saan in-enjoy niya lang ang moment ng relaxation. Gayon pa man, hindi niya pinapansin na nandoon din ang ex-girlfriend niya na si Alexia na naliligo rin sa hot spring. Kahit na nagulat ito nung una, hindi nagtagal ay kinausap rin ni Alexia si Sid. Pinag-usapan nila ang tungkol sa Goddess Trial at special guest daw doon si Alexia. Dahil hindi alam ni Sid kung ano ang Goddess Trial, piniliwanag yun sa kanya ni Alexia. Isa raw iyong annual event kung saan kapag nabubuksan na ang pinto ng sanctuary, may mga taong makikipaglaban sa mga ancient warriors. Pero ang mga ancient warriors ay nakikipaglaban lang sa mga worthy opponents. Nireveal din ni Alexia na pumunta siya sa Lindworm para imbestigahan ang murder case ng Archbishop, habang si Sid naman ay sinabi na pumunta lang siya doon ay dahil inaya siya ng kaibigan niya at sinabi na merong event sa Lindworm. Sinusubukang kunin ni Alexia ang atensyon ni Sid at pilit nitong pinapasali si Sid sa nasabing event. Nung inasar naman ni Alexia ang daladalang talong ni Sid, nagkamali siya sa inasar niya nung pinakita niya ito kay Alexia. Sa sumunod na eksena, pinatigil si Alexia sa pag-investigate at ginamit ng acting Archbishop na si Jack Nelson ang Goddess Trial para pagmukhang imposibleng may cooperate sila sa ngayon. Pero dahil special guest siya, binisita pa rin ni Alexia ang event. Nung nagsimula na ang Goddess Trial, ang mga pinto ng sanctuary ay bumukas na at matapos yon ay binigyan na ng oportunidad ang mga warriors na magsummon ng ancient warriors. Lumalabas na isa iyong napakatagal na proseso at halos lahat ng participants ay nabibigo sa pag-prove ng sarili nila the worthy para lumabas ang isang ancient warrior maliban sa isang warrior na si Anne Rose. Gusto lang ni Sid na matapos ng event pero sa kasamaang palad, tinawag siya ng announcer at sinabi na kasali siya sa event. Ang dalawang spectator sa likod niya ay nagsimulang mag-usap tungkol sa laban ng ancient warrior at challenger ay matatapos kapag natapos na ang bilang sa knockout. Lumalabas na meron ding namatay last year sa event na iyon. Pero kahit na ganun, maraming tao pa rin ang nanonood at nagbabayad ng 100,000 zeni para magkaroon ng tsansa na makipaglaban sa ancient warriors. Nung tinawag ulit si Sid, nagsimula itong mag-isip ng opsyon niya. Ramdam niya na ang unang opsyon niya ay bumaba na roon at makipaglaban. Pero delikado iyon since makakapagsamon nito ng ancient warrior at mare-reveal na siya ay makapangyarihan. Hindi rin siya pwedeng mag-back out dahil baka magalit sa kanya ang Dark Knight Academy. Dahil doon, napag-dissyon na ni Sid na magpakita sa battlefield bilang si Shadow. Pagkalabas niya doon, nakapagsamon ito ng ancient warrior na si Aurora na kilala bilang Witch of Calamity. Matagal na panahon na ang nakalipas, ginamit niya ang kanyang godly powers para dalhin ang human world sa kaguluhan. Ang kanyang paghahari ay tumagal hanggang ang hero na si Olivier ay nagawa siyang isil. Since ilang daan taon na ang nakalipas noong nabubuhay pa siya, onti lang ang impormasyon tungkol sa nature ng calamities na pinakawalan niya sa mundo. Si Sid naman ay mukhang relax na relax habang kinakaharap niya si Aurora dahil nakikita nito na meron silang mga pagkakatulad sa iba't ibang paraan. Nung nagsimula na ang laban, ginamit ni Aurora ang mga old battle techniques niya. Imbis na patay na agad ito ni Sid, iniwasan niya lang ang mga atake habang pinagmamasdan ang Witch of Calamity. Matapos iwasan ng ilang mga atake nito, umatake na si Sid at tinapos na ang laban gamit ang isang swing ng kanyang espada na nagpagulat sa mga tao. Matapos yon, umalis na agad si Sid at nagkaroon ng kakaibang ilaw at lumalabas sa sinagot ng sanctuary ang tawag ni Sid. Habang tinitigan ni Sid ang stadium habang umiilaw ito, biglang lumabas sa tabi niya ang isang pulang pinto. Hindi naman iyon pinansin ni Sid at sinubukan niya iyong iwanan. Gayon pa man, kahit anong takbo niya ay sinusundan siya nito. Sa huli, nung narealize ito na baka hanggang in ay sundan siya nito, napagdisyonan niya na tapusin na kung ano man iyon at pumasok na siya sa pinto. Sa stadium, merong kaparehong pinto na lumabas at narealize sila na nag-respond kay Shadow ang pintong iyon. Pinaliwanag naman ng Archbishop na nagre-respond ang pintuang iyon sa papasok dito kaya merong tatlong pinto na tinatawag na Forbidding Door, Beckoning Door at Welcoming Door kaya hindi nila alam kung anong pinto ang lumabas sa harapan nila. Nung bumukas ang pulang pinto, lumabas ang Shadow Garden sa eksena at kinontrol ng mga ito ang mga tao sa stadium. Pumasok na agad sina Alpha at Delta sa pinto habang si Epsilon ay binantayan ng Archbishop. Hindi nila alam na kasabot si Beta sa Shadow Garden kaya ginamit nila iyon na decoy. Biglang lumabas ang isang elite soldier ng Archbishop at nahiwa nito ang peking melon ni Epsilon kaya nagalit ito. Sa huli, pinaghihiwa ni Epsilon ang assassin at nagalit ito sa Archbishop. Pumasok siya kasama ang Archbishop at sumama na rin sina Beta, Alexia at Rose. Nateleport sila sa isang lugar kasama ang Shadow Garden.
Napunta sila sa sanctuary kung saan sinil ng dating hero na si Olivier ang kaliwang kamay ng demon na si Diablos. Inaakala nila na isang lalaki si Olivier, pero lumalabas na isa itong babae at kamukha ito ni Alpha. Lumalabas din na alam ng Archbishop ang tungkol sa mga possessed, kaya lalo nilang pinaliwanag kina Alexia at Rose kung sino ba talaga si Nelson. Binuksan ni Alpha ang pintuan sa harap nila kung saan nagulat naman doon ang acting Archbishop. Pinaliwanag din ni Alpha na nagkaroon doon ng isang great battle at maraming buhay ang nawala. Habang bumubukas ang pinto, lumabas si Olivier at doon na nagsimula ang kanilang paglalakbay sa mga memory ni Olivier. Sa ibang parte naman, si Sid ay nakita si Aurora na naka-straight jacket at nag-usap sila kung paano nakapasok doon si Sid. Pinakawala naman ni Sid si Aurora sa straight jacket nito at sa huli ay sabay silang naglakbay sa mga memorya ni Aurora. Nagpunta ang Shadow Garden kasama sina Nelson, Iris at Alexa sa isang memorya kung saan ang cult ay nag-gather ng mga orphan children para gawing guinea pig sa kanilang eksperimento. Ang mga experiment na kinundak sa mga batang iyon ay sobrang walang awa na kakaunting batang babae lang ang nakasurvive. Desperado na ang cult na mag-implant ng cells ng Diablo sa mga bata at si Olivier lang ang nag-iisang compatible sa cells na iyon. Sinabi ni Nelson na kinakailangan nila ng lakas para kalabanin ng demon, kaya ginawa nila ang mga bagay na iyon. Gayunpaman, nireveal ni Alpha na kahit matapos lumakas ni Olivier, ang misyon na inassign sa kanya ay mangolekta pa ulit ng mas maraming cells. Gamit ang ancient artifacts at si Olivier, ang cult ay nagawang i-create ang Beads of Diablos. Ang Beads of Diablos ay capsules na binibigyan ng sinumang uminom nito ng anti-aging powers at pangbihirang lakas. Sa kasamaang palad, mayroong dalawang major flaws ang drugs. Ang una, para ma-ensure na hindi mawawala ang epekto nito, dapat uminom ulit ng capsules ang mga taong uminom noon ng may regular intervals. At lalo itong napalala ng pangalawang flaw, dahil ang capsules na iyon ay mahirap gawin, kaya ang kaya lang gawin ng cult sa isang taon ay 12 pieces. Connected dito, ang Knight of Rounds ay mayroong 12 members, kaya malaki ang chance na sila ang gumagamit ng Beads of Diablos. Nung na-expose na ni Alpha ang cult, inamin na ni Nelson na isa siyang miyembro ng Order of Diablos. Pero bago pa siya makakilos, sinaksak siya agad ni Delta at nalaglag ang katawan nito sa tubig. Nung inakala ni Delta na namatay na si Nelson, bigla itong lumabas sa tubig at biglang kinain ng puting ilaw ang sanctuary. Doon, nagawang magamit ni Nelson ang Kagebunshin technique at nagawa nitong i-multiply ang sarili niya. Sa huli, nagandang makipaglaban ng Shadow Garden, habang si Sid naman ay sinamahan si Aurora sa pag-explore ng sanctuary. Matapos magpalit ng anyo si Nelson, dinala niya ang ibang miyembro ng Shadow Garden kasama sina Alexia at Rose sa isang puting lugar na malapit sa gitna ng sanctuary. Nahiwalay naman si Epsilon sa kanila kasamang ibang miyembro ng Shadow Garden. Sinabi ni Nelson sa kanila na ang kanilang magical power ay hindi effective doon dahil habang papalapit sila sa gitna ng sanctuary, dinedrain nito ang magical powers ng Shadow Garden habang ang kanya naman ay pinapalakas nito. Gayunpaman, hindi pa rin nagpatalo si Delta. Sa ibang lugar, naglalakad sina Sid at Aurora at napansin ni Sid na walang sense ng up or down ang lugar na iyon. Bigla silang nga-teleport sa isa pang memorya ni Aurora at nakita nito ang sarili niya. Nang mukhang papatay na ni Aurora ang batang Aurora, bigla silang inatake ng zombies. Sa kabutiang palad ay nailigtas siya ni Sid. Sinabi ni Aurora na mukhang nire-reject sila ng sanctuary at tila virus ang turong nito sa kanila. Sa ibang lugar, sina Epsilon ay nakasalubong ang isang zombie. Pinigilan ni Epsilon ang mga kasama niya na atakihin ito at nung nakalapit na ang zombie sa kanya, bigla ito naging tila kaluluwa ng bata at naglaho ito. Pinaliwanag ni Epsilon na isa iyong memorya na nag-react sa kanilang mga possess at nag-materialize. Sinabi nito na kundi dahil kay Sid ay mayiging itsurang zombie rin sila gaya nun. Sa isang library, nakakuha sila ng impormasyon sa sanctuary at para madala ito sa labas ay pinitsura nila iyon gamit ang isang rollapoid. Bigla namang nalusaw ang mga damit ng iba nilang kasama dahil gawa ito sa magic. Narealize naman ni Epsilon ang plinano ni Nelson. Sa lugar naman ni Sid, walang tigil ang pagpunta sa kanila ng mga zombies. Nung narealize si Sid na dapat patayin nila ang batang Aurora para matapos iyon, ginawa niya iyon at napunta sila sa gitna ng sanctuary. Sa ibang lugar, si Delta ay patuloy na nakikipaglaban kay Nelson at nagulat si Nelson dito dahil malakas pa rin si Delta. Nung nilabas ni Nelson ang full power niya, nilabas din ni Delta ang malakas na kapangyarihan nito. Hinampas ni Delta si Nelson ng isang malaking iron slab. Matapos yon, lumipat ang eksena kina Sid. Sinubukan niyang alisin ang nakatusok na espada sa lapag at narealize niya agad na hindi niya iyon kayang tanggalin dahil ang makakahugot lang ng espadang iyon ay ang Chosen One. Binasa naman ni Aurora na ang mga direct descendants lang ang makakapagtanggal ng espadang iyon.
Matapos ma-realize na hindi sila makakaalis sa sanctuary hanggat hindi nakikilala ang direct descendant, umupo na lang sina Aurora at Sid at naghintay sa Chosen One. Sa ibang lugar, patuloy na nakikipaglaban si Delta kay Nelson. Bigla naman silang naalis sa white space ni Nelson kaya kinabahan na si Nelson. Nung na-corner na ito, sinamo nito si Olivier para lumaban para sa kanya. Nung dumating si Epsilon at sinabi nito na nakuha na nila ang kailangan nilang impormasyon, napag-decision na nila na umalis na sa sanctuary. Sa uli, umalis ng Shadow Garden doon at di na pinansin si Nelson. Pagtapos umalis ng Shadow Garden, biglang may nag-inform kay Nelson na meron nang nakapasok sa gitna ng sanctuary. Habang nag-uusap sina Aurora at Sid, lumabas si Nelson kasama si Olivier. Nung inutusan ni Nelson si Olivier na labanan si Sid, hindi naman umatras si Sid at tinapatan niya ito. Nung una, mukhang na-overpower ni Olivier si Sid dahil napapatalsik nito si Sid. Na-realize ni Sid na walang puso si Olivier dahil hindi daw ito sumasagot sa mga tanong niya. Pinatigil naman ni Aurora si Sid dahil ayaw nitong mamatay si Sid. Nung nireassure ni Nelson si Aurora na hindi niya papatayin si Sid kapalit ng pagtulong ni Aurora sa ginagawa niya, umuo naman ito agad para mailigtas niya ito. Si Sid naman ay na-offend dahil inassume ni Aurora na matatalo ito kay Olivier. Habang kinakausap naman ni Sid si Aurora, pinasugod bigla ni Nelson si Olivier at nagawa nitong masaksak si Sid. Gayun pa man, tila pinaplano iyon ni Sid na mangyari. Matapos saksakin ni Olivier si Sid, inakala nila na natalo na nila si Sid. Gayun pa man, lumalabas na plinano iyon ni Sid at kinagat nito si Olivier sa leeg. Dahil doon, natalo niya si Olivier. Nagulat naman si Nelson habang pinapaliwanag ni Sid na intensyon niya talaga magpasaksak para makagat sa leeg si Olivier. Matapos yon, nagsamo ng sandamakmak na copy ni Olivier si Nelson pero sa uli, wala iyon para kay Sid at agad itong natalo ang mga copies gamit ang kanyang magical slime. Lumalabas na kaya nakapikit ang kanang mata ni Sid ay pinipigilan niya ang kanyang magic upang maging mas solid ito at hindi maabsorb ng sanctuary. Patuloy na nagpadala si Nelson ng mga copies ni Olivier kay Sid. Gayun pa man, dahil sa lakas ni Sid, wala pa rin magawa ang mga copies ni Olivier laban sa kanya. Sa huli, napag-decisionan ni Sid na gamitin ang kanyang malakas na kapangyarihan at sinabi na naman ito ang mga katagang, "I am the All-Range Atomic." Pagtapos nun, kinain ng kapangyarihan ni Sid ang buong lugar. Naglabas ito ng napakalaking pagsabog habang pinapanood iyon ng Shadow Garden at tina Alexia. Matapos yon, nakita ni Sid ang kamay ni Diablos at bigla itong nagising kasama si Aurora. Unti-unti nang naglalaw si Aurora habang inaamin ito kay Sid na siya ang tumawag kay Sid para puntahan siya. Bago maglaho ng tuluyan, nagpasalamat si Aurora kay Sid at sa mga binigay nitong masasayang alaala kasama siya. Hinalikan ni Aurora si Sid at tuluyan ang naglaho bago pa nito sabihin ang gusto nitong ipagawa kay Sid. Habang nangyayari yon, sina Alexia, Rose, at Natsume o Beta ay nag-team up para simulan ng kanilang secret organization kung saan iimbestigahan nila ang cult at ang Shadow Garden. Sa ibang lugar, sinabi naman ni Alpha kay Epsilon na meron pang iba pang pangalan si Aurora. Ang isa pang pangalan nito ay Demon Diabolos. Si Gamma naman ay may kinitang real estate agent para bumili ng property sa City of Madlid. Nung pumasok si Nu at sinabi kay Gamma na mayroong petroleum sa lugar na iyon, binili lahat ni Gamma ang lahat ng property sa streets na iyon para i-redevelop upang maging pinakamagarang syudad sa Velgalta. Maya-maya, nung pinapanood ni Alpha ang mga miyembro ng Shadow Garden, nirecall nito kung paano niya binuo ang buong team ng may tulong ni Sid at mukhang na-appreciate niya na malayo na ang narating nila. Sa sumunod na eksena, kasama ni Alexia si Iris sa isang sona at pinag-uusapan nila ang plano nila. Confident sila na si Nelson, na naging acting archbishop matapos ang pagpatay sa naunang archbishop, ay hindi lamang isang miyembro ng Order of Diablos, kundi kasabuat din ito sa mga krimen. Sa kasamaang palad, ayon pa lang ang alam ng magkapatid. Sinabi ni Iris na ang paglihim ng napakalaking pasilidad ay nangangahulugan na ang organisasyong naikipag-usap ay mayroong malaking impluensya. Sinubukan rin ni Iris na kausapin ang tatay niya tungkol sa pangyayari, ngunit hindi ito piniyagan kumilos dahil parating na si King Oriana at baka masira ang event na iyon. Dahil doon, naisip ni Iris na ang tanging paraan lang para seryosohin sila ay ang manalo siya sa Bushin Festival sa taon na iyon at makuha ang tiwala at suporta ng Knight Order at ng tatay niya. Naisip naman ni Alexia na baka kumilos din sa mga oras na iyon ng Shadow Garden at ang cult. Gayun pa man, confident pa rin si Iris sa gagawin niya at wala siyang pake sa mga pipigil sa kanya. Ngayon na nawala na ang pinakamalakas sa soldier sa Crimson Knights, nagigilty si Iris dahil doon at ramdam na wala nang tiwala sa kanya ang Knight Order. Ngayon, ang tanging paraan ng First Princess ng Midgard Kingdom para labanan ng cult at ang Shadow Garden ay ang dahang-dahang pagkuha ng tiwala ng kanyang mga tao at ang manalo sa Bushin Festival ay isang kritikal na parte ng planong iyon. Sa ibang lugar,
Nagtitraining si Rose habang iniisip nito ang galing ng fencing ni Sid. Bigla namang may sumakit sa dibdib niya at tila nagkaroon ito ng pulang ugat. Nagtipon-tipon ng maraming warrior na nanggaling pa sa iba't ibang lugar para sumali sa Bushin Festival. Habang nangyayari yon, napagtanto ni Sid na iyon ang pinakamagandang oportunidad na pagpasikat at magpanggap na mahina sa simula ng festival at lumabas ng malakas. Sa sumunod na eksena, pinuntahan ni Sid si Gama para humingi ng tulong. Gusto daw nitong mag-disguise at sumali sa Bushin Festival. Gamit ang isang slime na ginagamit ang magic, ginawan ni Gama si Sid ng napili nitong disguise. Pinili ni Sid ng isang mukhang mahina upang umangkop sa getup niya sa Bushin Festival. Inayos rin ni Sid ang posture niya upang maging mas mukhang mahina. Sa sumunod na eksena, dumating din ang warrior na nakapagsamon last year ng Ancient Warrior na si Anne Rose. Tinawag naman nito si Sid na nakadisguise bilang si Mundane Man. Sinabihan nito si Sid na wag nang sumali ng Bushin Festival dahil mukha itong mahina. Natuwa naman si Sid sa reaksyon ng babae dahil gumagana ang iniisip nito. Bigla naman siyang hinarangan ni Quinton at pinauwi rin siya nito. Prinobok naman siya ni Sid kaya nagsimula ito ng away. Kahit na madali lang na matatalo ni Sid si Quinton at marami itong paraan upang gawin iyon, hinayaan niya lang iyon para hindi agad mablow ang cover niya. Pinatigil naman ni Anero si Quinton kaya natigil na ang away. Pagtapos nun, nagpakilala sila sa isa't isa. Sa pila naman ng registration, hindi napigilan ni Sid na ipakita ang reaksyon niya sa mga nagawa niya kaya nawirdoan sa kanya ang mga tao. Sa sumunod na eksena, kausap ni Sid si Scale sa isang fast food at doon na-realize ni Sid na kailangan niyang piliin maigi ang oras kung kailan siya magpapakitang gilas dahil makakaapekto iyon sa reaksyon ng mga manonood. Matapos iyon, nakasalubong ni Sid si Rose sa town at nag-usap sila. Kwento sa kanya ni Rose na nag-team up sila nina Alexia at Natsume aka Beta para sa World Peace. Pagtapos nun, kwento niya rin na ikitain ni Rose ang fiancé nito na si Perv Ashat. Napansin naman ni Sid na hindi masaya si Rose doon. Tapos, nireveal na kaya nakahiligan ni Rose ang swordsmanship ay dahil sa pagligtas ng batang Sid sa kanya. Ayaw ng Oriana hierarchy sa mga Dark Knights pero hindi iyon napigilan si Rose sa pag-pursue nito. Napansin naman ni Rose na baka pagtagal ay dahil sa ugali niyang iyon ay marami siyang ibitray. Pero nung hiniling nito kay Sid na magtiwala lang siya sa kanya kahit anong mangyari, pumayag naman si Sid. Sa sumunod na eksena, nagsimula na sa sumunod na phase ang Bushin Festival. Nung lalaban na si Sid sa susunod niyang katapat, si Goldie Gilded ay pinapaliwanag kay Scale na matatalo si Sid dahil mukhang mahina ito. Gayun pa man, agad lang natalo ni Sid ang kalaban nito kung saan nagulat naman ng mga manonood doon. Matapos yon, mukhang si Anne Rose lang ang nakapansin kung ano talaga ang nangyari dahil sa bilis ng pangyayari. Sa sumunod na eksena, nagising si Sid sa isang pagkatok. Lumalabas na si Scale iyon at ibinalita sa kanya na sinaksak umano ni Rose si Perv Ashat at hindi pa rin nakikita si Rose matapos ang insidente. Nagulat si Natsume at Alexia sa balita na si Rose ay tumakas papunta sa north ng Royal Capital. Gayun pa man, sinabi ng Oriana Kingdom na isa iyong internal matter at sinimulan na nila ang private investigation. Dahil royalty si Rose, alam na nila pareho na hindi mabibigyan si Rose ng death sentence pero wala nang makakaligtas sa kanya sa malupit na parusa. Matapos mag-usap ni Alexia at Beta, dumating ang isang tauhan ni Beta at tinutusan niya ito na bigyan ng impormasyon si Alexia tungkol kay Perv Ashat at sa Oriana Royal Family para mag-isip-isip ito. Sinabi naman ng tauhan niya sa kanya na nasa underground ruin si Rose at dun siya nagtatago. Inutusan niya naman ito na ipagpatuloy lang ang pag-monitor kay Rose. Sa sumunod na eksena, sa Bushin Festival, binabasa ni Sid ang balita tungkol sa pagsaksak ni Rose sa fiancé nito. Napagdisyo na naman ni Sid na ipagpatuloy lang ang pagiging eminence in shadow sa issue na iyon. Nung palabas ito sa stadium, may nakasalubong ito na isang babae na naghahanap ng mga elf. Nung tinanong nito si Sid kung may kilala itong elf dahil baka daw iyon ang anak ng namatay nitong kapatid, nagsinungaling dito si Sid. Kahit napansin ni Sid na kamukha ng babaeng iyon si Alpha, hindi niya iyon sinabi. Nung bigla nitong sinubukan tansyay ng lakas ni Sid, nagpanggap si Sid na mahina. At pagtapos nun, nagpakilala ito bilang si Beatrix. Matapos yon, nagpatuloy na makipaglaban si Sid sa festival bilang si Mundane Man at madali nitong natatalo ang mga kalaban niya. Pinapanood naman iyon ni Anne Rose at Quinton pero pareho silang hindi sigurado kung paano nagagawa iyon ni Mundane Man dahil sa bilis nito. Matapos yon, dumating na ang oras na lalabanan na ni Sid si Goldie Gilded. Nung nagsimula na ang laban, agad na sumugod si Goldie kay Sid. Pero nung tatama na kay Sid ang espada ni Goldie, krinak nito ang leeg niya kaya naiwasan niya ang atake ni Goldie. Napansin naman ni Goldie na kung tinuloy ni Sid ang binabalak nitong atake, ay natalo na sana siya ni Sid. Dahil sa takot at kaba, umatras si Goldie.
Tinanong naman nito na bakit hindi kinuha ni Sid ang chance sa kanina na matalo si Goldie. Wala namang pakitsisid sa pinagsasabi nito kaya napuno ito at pinakita ang tunay na lakas niya. Matapos yun, sumugod ulit si Goldie kay Sid. Pero nung makakalapit na ito kay Sid, biglang bumahing si Sid kaya tumilapon si Goldie palayo. Dahil doon, natalo ni Sid si Goldie. Si Anne Rose lang ang nakakita ng pangyari at piniliwanag niya ito kay Quinton na bumahing si Sid at sumakto ang pag-angat ng espada nito kaya tumama doon si Goldie. Hindi naman naniwala si Quinton at nag-walkout na ito. Sa ibang lugar, si Iris ay kinakausap si Perv Ashart at King Raphael tungkol sa insidente na nangyari sa kanila ni Rose. Sinabi naman ni Perv Ashart na hayaan na at sila na ang bahala sa issue na iyon at tinitignan nila iyon bilang isang family problem kaya wag nang mangialam si Iris. Habang sumasang-ayon si King Raphael kay Perv, tila mukhang brainwash ito. Sa sumunod na eksena, natalo na ni Sid si Quinton sa Bushin Festival. Matapos ang laban niya, sinalubong siya ni Anne Rose sa labas ng stadium. Binalaan ni Anne Rose si Sid na mag-iingat siya sa laban nila dahil nakita na nito ang kakayanan niya. Naisip naman ni Sid na best timing na iyon para ipakita kay Anne Rose ang tinatago niyang lakas at binalaan niya rin si Anne Rose. Matapos yon, pinakita si Rose sa tumatakbo sa ilang guards. Iniimagine ni Sid kung ano ang gagawin niya sa arena at kung paano niya i-reveal na mas malakas pa siya sa inaakala nila. Bigla namang kumatok si Skell sa pintuan niya at sinabi nito na may plano ito para yumaman agad. Pinakita ni Skell sa kanya na merong reward kapag tinurn in nila si Rose at sa pagbigay ng impormasyon tungkol dito at sinubukan niyang kumbinsihin si Sid doon. Nakita naman ni Sid na bibisitahin sana siya ng ate niya na si Claire kaya napag-decision na nito na taguan siya. Tinanggap naman ni Sid ang proposal ni Skell at tumalon ito sa bintana. Habang naglalakad sa town, narinig ni Sid ang isang taong tumutugtog ng piano at pinoint out niya na magaling ito. Narecall niya kung paano siya napilitang magpiano dahil kasama iyon sa plano niya maging eminence in shadow, pero hindi nagtagal, napansin niya na cool din naman pala ang pagpapiano. Gayun pa man, nung narecognize niya ang music, inisip nito na nanggaling iyon sa mundo niya at baka isa ring reincarnated person ang tumutugtog nun. Nagulat naman si Sid na si Epsilon iyon, na kagaya ni Gamma at Beta, ay ginamit ang mga itinuro ni Sid sa kanila upang sumikat. Matapos ang performance, kinita ni Sid si Epsilon at tinanong nito kung Moonlight Sonata ba ang tinugtog nito kung saan sumang-ayon naman si Epsilon. Sinabi rin nito na iyon ang paborito niya sa lahat ng itinuro sa kanya ni Sid. Nireveal rin ni Epsilon na marami siyang natanggap na reward sa mga compositions nito at nakakuha rin siya ng connection sa mga influential people. Napansin naman ni Sid na plagiarized lang lahat ng ginawa niya. Matapos iyon, tinanong ni Sid kung alam ba ni Epsilon kung saan nagtatago si Rose, kung saan sinabi ni Epsilon na iniimbestigahan pa nila, pero narinig niya daw na nagtatago iyon sa tunnel sa ilalim ng Royal Capital. Nagpasalamat naman si Sid sa kanya at umalis na ito. Habang naglalakad, napansin ni Sid ang isang piano at bigla itong umiti. Sa sumunod na eksena, ibinahagi ni Beta kay Alexia ang ilang mga impormasyon sa suspicion na si Perv Ashart ay kasali sa cult. Pumunta sila sa tunnel sa ilalim ng Royal Capital. Sinabi ni Beta na mahihirapan silang makakuha ng ebidensya na kasali sa cult si Perv. Sinabi ni Iris kay Alexia na ang hari ng Oriana ay mukhang hindi apektado sa mga aksyon ni Rose. Sigurado rin si Alexia na kapag pinagpatuloy nila ang walang gawin, ang cult ay magsasanhi ng problema sa kingdom. Pinaliwanag ni Alexia na pupunta sila sa underground passage dahil may chance ang ginamit ni Rose iyon upang makatakas. Sinabi naman ni Beta na parang maze doon kaya iniisip nito kung paano sila makakalabas, pero sinabi lang ni Alexia na babalikan lang nila ang dinaanan nila. Sa sumunod na eksena, nirecall ni Rose kung paano niya kinita ang tatay niya at si Perv Ashart sa araw ng pagkawala niya. Nung nakita niya ang tatay niya, ang hari, napansin niya agad na merong kakaiba at nakita niya si Perv na nangangiti sa gilid. Agad niya iyong inatake pero biglang sumigaw ang mga guards na nabaliw na raw si Rose at tumawag ng iba pang guards. Inisip ni Rose na rasyonal ang ginawa nitong desisyon pero kinalaunan ay narealize na hindi. Dahil kahit napatay niya doon si Perv, isang miyembro lamang si Perv sa cult na malalim na ang connection sa Oriana Kingdom. Sinabi ni Perv sa kanya na sumuko na siya bago ang Bushin Festival dahil kung hindi ay papatay ito ng guest gamit ang tatay niya. Dahil doon, inisip ni Rose na mas maigi na sumuko na siya para hindi magkaroon ng gera. Nirecall niya rin ang oras na kasama niya si Sid pero habang lumalala ang pagiging poses niya, naramdaman niya na ang pagpapakasal kay Sid ay isang pangarap na lang. Narinig naman bigla ni Rose ang Moonlight Sonata kaya sinundan niya ang musika na iyon. Hindi nagtagal, nakita niya si Shadow na tumutugtog ng piano. Sinabi ni Rose na iyon ang pinakamagandang performance na narinig niya. Tinanong naman ni Shadow si Rose kung ano ang gusto nitong ma-accomplish at sinabi ni Rose ay gusto niyang protektahan ang kingdom pero wala itong magawa. Sinabi naman ni Shadow na kung gusto niya talaga iyon, bibigyan niya si Rose ng kapangyarihan.
Tinanggap ni Rose ang offer ni Shadow kaya binigyan niya ito ng kapangyarihan at pinagaling din ng posesyon nito. Sinabi ni Sid sa kanya na ang totoong kapangyarihan ay nanggagaling sa One's way of being. Matapos umalis ni Shadow, dumating ang ilang miyembro ng cult pero agad lang iyon natalo ni Rose. Naramdaman nila Alexia at Beta ang paglabas ng malakas na mahika kaya nilapitan nila iyon. Sinabi ni Rose na nakakuha siya ng kapangyarihan at susundan nito ang pinaniniwalaan niya. Maraming tanong si Alexia pero ayaw naman iyon sagutin ni Rose dahil ayaw niyang isama si Alexia sa kung ano ang gagawin niya. Dahil ayaw sumagot ni Rose, naglabas na ng espada si Alexia. Nagsimulang maglaban ang dalawa at hindi nagtagal ay natalo ni Rose si Alexia. Iniwan ni Rose si Alexia kay Beta na sinasabing hindi niya papakialaman si Rose. Sinabi nito na magkakaiba man sila ng lahi o kung ano man ay pare-pareho pa rin sila ng ideals. Kinagabihan, bumalik na si Sid sa bahay nila at nagulat ito na nandun si Claire na naghintay sa kanya magdamag. Sinasakal ni Claire si Sid habang pinapaliwanag na unti-unting naipon ng galit nito sa paghihintay sa kanya. Galit din ito dahil laging hindi tinutupad ni Sid ang mga pangako niya. Binigyan ni Claire si Sid ng ticket sa Bushin Festival para panoorin niya si Claire dahil siya ang papalit kay Princess Rose. Pumunta na si Sid sa Bushin Festival at doon niya nalaman na ang ticket na ibinigay sa kanya ng kapatid niya ay para sa Hyper VIP seating. Nung pagdating nito sa upuan niya, nakita niya si Iris kaya inisip nito na mali ang pinuntahan niya. Nakilala naman siya ni Iris bilang kapatid ni Claire kaya sinabi niya na upuan niya talaga iyon at piniliwanag nito na plano niyang kunin si Claire para sumali sa kanyang personal order kapag graduate ito. Nanghingi rin ng tawad si Iris sa Zinong Griffey incident. Ang ibang mga estudyante ay tinanong si Iris kung meron bang competitor na nakakuha ng atensyon niya at sinabi nito na si Annie Rose iyon. Tinanong naman ni Sid kung meron pa bang iba at sinuggest nito si Mundane Man pero piniliwanag ng dalawang estudyante na swerte lang ang competitor na iyon. Na-excite naman si Sid dahil nagawa niya ng perpekto ang reputation ni Mundane Man. Sinabi naman ni Iris na meron pang isang competitor na nakakuha ng atensyon niya at ayon ay isang elf na First Bushin Festival Champion pero hindi ito sasali ngayong year. Nakilala naman ng dalawang estudyante iyon at sinabi nila na si Beatrix ang tinutukoy nito. At pinoint out din ng mga ito na hindi pa ulit nito pinapakita ang muka sa publiko sa nagdaang higit na 10 taon. Nirecall naman ni Sid si Beatrix at alam niyang malakas ito pero hindi niya alam na sikat iyon. Matapos yon, inexcuse ni Sid ang sarili niya at umalis na ito. Habang naglalakad, nakaramdam ito ng malakas na presensya pero hindi niya ito pinahalata. Lumalabas na si Beatrix iyon at nagpanggap na nagulat doon si Sid. Tinanong naman ni Beatrix kung hindi ba siya pinapansin ni Sid kung saan tumanggi naman siya doon. Tinanong niya rin kung may nakasalubong ba si Sid na elf simula nung huli nilang pagkikita pero dininay iyon ni Sid. Umasa naman si Beatrix na mahahanap niya ang mga taong hinahanap niya sa festival. Kinuha ni Perv Asat ang upuan ni Sid at inexplain kay Iris na aatin bukas si King Raphael. Tinanong din ito kung darating din ba ang tatay ni Iris sa Cyclos Midgar at sinabi nito na manonood din ito bukas. Nakita ni Perv Asat na dumating na si Annie Rose sa arena. Tinanong ni Perv si Iris kung ano ang tingin nito sa kakalabanan ni Annie Rose sa si Mundane Man. Sinabi naman ni Iris na ngayon niya lang iyon nakita pero para sa kanya mukhang hindi ito malakas. Gayunpaman, iniisip pa rin nito na hindi pa rin sigurado ang pagkapanalo ni Annie Rose dahil sa itsura ng mga mata ni Mundane Man. Nagsimula na ang laban ni Mundane Man at Annie Rose. Agad na sumugod si Annie Rose pero madali lang itong nasalag ni Mundane Man. Nung inaakala ni Annie Rose na makakatama na ito, lumabas bigla sa likod niya si Mundane Man at sinabi na after image niya lang iyon. Hindi nagtagal, na-overpower na ni Mundane Man si Annie Rose at na-realize ito na isang counter-attack na lang ang kaya niyang gawin. Naghintay si Annie Rose na atakin siya ni Mundane at sinubukan itong mag-counter-attack pero nailagan lang siya ni Mundane at sa huli, natalo ni Mundane Man si Annie Rose. Nagulat si Iris na mayroong ganong Dark Knight na hindi kilala sa lugar. Pagkatapos nun, tinanong naman ni Perv si Iris kung confident ba ito na matatalo niya si Mundane sa susunod na round. Sinabi naman ni Iris na hindi man niya matatapatan si Mundane sa ganda ng swordplay, hindi iyon ang nagde-determine kung sino ang mananalo. Kung ayun lang daw ang kayang gawin ni Mundane, wala siyang ipapalag kay Iris. Gayunpaman, iniisip nito na meron pang tinatago si Mundane na lakas kaya dinisguise nito ang stance sa technique niya. Matapos umalis, inutusan ni Perv ang isa niyang tauhan na imbestigahan si Mundane dahil baka tinutulungan daw ito ng Lawless City. Inisip naman ang tauhan niya kung kasama kaya si Mundane sa Shadow Garden pero sinabi ni Perv na hindi dahil lalaki siya at wala naman daw rason para pumunta ang Shadow Garden sa festival. Sa ibang lugar, sinabi ni Annie Rose kay Mundane na natalo niya talaga siya at umalis ito sa bansa niya para lumakas at nagpasalamat din ito sa kanya. Tinanong ito si Mundane kung paano ito lumakas at sinagot naman siya na iniwan niya ang lahat para abutin ang kalakasan. Natapos na ni Sid ang 70% ng plano niya sa Bushin Festival.
nag-iisip siya kung paano ito tatapusin. Tatalunin niya na lang ba si Iris at mananalo sa Bushin Festival tapos maglalaho o kaya magpapanggap bilang isang masamang assassin na nanggaling sa isang organisasyon. Pagkarating nito sa bahay niya, nakita nito si Claire na naghihintay sa kanya ulit. Tinanong siya nito kung nasiyahan ba si Sid sa panonood sa laban niya pero mukhang hindi nanood si Sid. Dahil doon, inisip ni Sid na patay siya sa ate niya. Nagpa-practice si Iris at nirecall nito ang pagiging malakas nito nung bata pa lamang hanggang sa kung sino na siya ngayon. Determinado siya na makakuha ng resulta at i-prove na mayroon siyang kapangyarihan upang tapatan ang divine teachings. Nasimulang magustuhan ni Sid ang VIP seating dahil binibigay sa kanya ng mga maids ang lahat ng gusto niya. Umupo si Iris sa tabi niya at inisip nito na nandun si Sid para i-cheer ang kapatid niya at piniliwanag nito na free siya ngayon at may duel din siya. Pinoint out niya ang pag-inom ni Sid ng kape at sinabi na gusto niya ang amoy nun pero hindi ang mapait na lasa. Pinaliwanag ni Sid na pag nilagyan niya iyon ng maraming gatas at asukal, mag-iiba ang lasa nito. Tinesting nito ang milk coffee at nasarapan naman si Iris. Hindi nagtagal, narinig ni Iris na merong pinipigilan ng mga guards na isang babae dahil may dala itong espada. Nakita naman ni Iris na si Beatrix iyon at pinaliwanag niya na inimbita niya iyon. Nung na-realize nila kung sino si Beatrix, na-excite ang mga tao doon at pinilibutan nila si Beatrix. Ginamit ni Beatrix ang chance na iyon upang tanungin sila kung nakita ba nila ang pamangking babae niya pero ni isa sa kanila ay walang nakita noon. Tinanong nila si Beatrix kung sinong competitor ang nakakuha ng atensyon nito at sinagot naman ni Beatrix sa si Sid iyon kaya nagtaka ang mga tao doon at sinabi nila na hindi naman ganun kagaling si Sid at mas magaling pa doon ang kapatid niyang si Claire. Drinag ulit ni Perv Asat si King Oriana pero nainis ito dahil nag-iibang amoy nito kaya pinalagyan niya iyon ng perfume. Sigurado si Perv na pupunta doon si Rose para iligtas ang tatay niya at dahil nagbibigay nito ng signs of possession, magiging pre-material siya para sa experimentation ng cult. Kapag hindi nagpakita si Rose, plano ni Perv na gamitin si King Oriana para patayin si King Midgar. Magre-resulta iyon ng war sa pagitan ng dalawang kingdom at pagkasira ng Oriana Kingdom. Mauuwi rin iyon sa pagkawala ng status ni Perv pero wala siyang pake doon. Plano ni Perv na gawing puppet ang hari ng Midgar at inisip nito na gawin iyon kapag nakikipaglaban na si Iris. Gayunpaman, nag-alala ito kay Mundane Man dahil wala itong mahanap tungkol sa kanya at baka malakas sa nila lang iyon. Nag-alala rin ito na baka kung ano ang gawin ng Shadow Garden doon at baka nakikipag-cooperate ang mga iyon kay Rose. Pumunta ito sa VIP seating at nung dumaan ito kay Beatrix, sinabi ni Beatrix na ang baho ng hari. Nagalit si Perv at tinutos nito na palayasin iyon pero pinigilan iyon ni Iris at piniliwanag na inimbita niya si Beatrix the War Goddess. Narealize naman ni Perv kung sino siya at baka siya ang nakapag-awaken ng Hero's Blood. Nanghingi naman ng tawad si Beatrix at iyon din ang ginawa ni Perv. Umupo na si Perv at nagsimula itong mag-alala kay Beatrix at inisip na kailangan niya ring iyon patayin. Inisip rin ito na magagawa ba nitong maasasinitang hari ng Midgar pero lahat ng iyon ay magiging normal kapag dumating na si Rose. Nanalo si Claire sa laban niya at umalis na si Iris para sa laban niya laban kay Mundane Man. Nung nagsimula ang laban nila, naramdaman ni Iris sa tila napugot ang ulo nito kaya umatras ito dahil sa takot. Nagulat siya sa ginawa niya at kinuha ni Iris ang composure niya upang makatayo. Sa oras na iyon, naramdaman niya rin na nahiwa ang kanyang paa at na-realize na ang buong arena ay ang striking range ni Mundane Man. Habang nangyayari iyon, papasok ng si Rose sa VIP seating at nakita nito ang mga bangkay ng cult members. Si Beta naman at ibang Shadow Garden ay lumabas at sinabi na pwede nang tapusin ni Rose ang mission nito. Patuloy na naramdaman ni Iris na tila napuputol ang mga galamay nito dahil sa mga atake ni Mundane Man. Narealize siya na nararamdaman niya iyon dahil sa mga tingin ni Mundane at sa kadagalan ng center of gravity nito. Nagsimulang madisappoint ang mga manonood sa kanya dahil patuloy na umaatras si Iris at naramdaman nila na natatakot si Iris. Nagalit naman si Iris doon at kinuha niya ulit ang lakas ng loob niya at matapos yon, umatake na siya. Sa oras na yon, narealize niya na walang hawak na espada si Mundane. Lahat ng ginawa ni Mundane ay para maloko si Iris. Sinalag ni Mundane ang atake ni Iris at nagawa nitong patumbahin si Iris. Sinakal niya iyon at tinapatan ang espada sa leeg. Nadisappoint ang King of Midgar at hindi makapaniwala si Perv na natalo si Iris bago pa ito makatama kay Mundane. Gusto namang makalaban ni Beatrix si Mundane matapos niya iyon makitang makipaglaban. Nagpakita naman doon si Rose at nanghingi ito ng tawad sa tatay niya at sinabi na nakagawa ito ng mga pagkakamali at sigurado itong madadagdagan pa iyon pero napagdesisyonan niyang sundan ang daan na pinaniniwalaan niya. Nagsalita naman si King Oriana at pinatawad dito si Rose at nagulat si Perv dahil hindi niya naman iyon inutusan. Umiyak si Rose at bigla itong tumalon papunta kay Perv. Ginamit naman ni Perv bilang human shield ang king pero patuloy pa rin na sinaksak ni Rose iyon. Sa mga huling hininga ng hari, sinabi nito na mahal na mahal niya si Rose.
Nagulat si Perv dahil ang dali lang pinatay ni Rose ang sarili niyang tatay at nagalit ito. Nakita naman niya na nilagay ni Rose ang espada nito sa sarili nitong leeg, kaya inutusan niya ang mga tauhan niya na pigilan ito. Tapos ay biglang dumating si Mundane galing sa bintana at tinanong si Rose kung ayon na ba talaga ang desisyon ni Rose. Sinabi rin ni Mundane na oras na para i-reveal ang sarili niya at nag-transform ito bilang si Shadow. Tinawag naman siya bigla ni Rose na Stylish Bandit Slayer. Nung nakita niya si Sid na makipaglaban, na-remind si Rose sa nakaraan niya kung saan iniligtas siya ni Sid sa mga bandits. Simula nung araw na iyon, napag-desisyonan ni Rose na maging fencer. Matapos matalo ni Sid ang mga bandits, tinanong ni Sid kung ano ang pangalan niya. Dahil nagtitraining pa lang daw si Sid, sinabi niya na lang na ang pangalan niya ay Stylish Bandit Slayer. Nagulat naman si Rose na si Shadow ay si Stylish Bandit Slayer. Sinabi naman ni Shadow kay Rose na tapos na ang laban nito. Dahil doon, umalis na si Rose. Gusto namang pigilan ni Perv si Rose pero lumalabas na pinatay na lahat ng Shadow Garden ang mga tauhan nito. Matapos yon ay sinabi ni Beatrix sa siya na ang bahala at tinatake nito si Shadow. Habang nagkaklase na Beatrix sa Shadow, hiduan ni Perv ang tiyansa na iyon para tumakas. Matapos pumunta ni Mundane Man sa VIP seating para i-reveal ang kanyang tunay na appearance, na-realize ni Iris na siya si Shadow. Na-inform naman si King Midgar na ang laban ni na Shadow at Beatrix ay siguradong aabot sa labas ng stadium. Ang hari ay nagtanong kung nasaan na si Perv Ashat at nalaman niya na papunta ito sa outskirts gamit ang isang karwahe at malaki ang chance na pabalik ito sa Orianna Kingdom. Inaalagaan rin nila ang katawan ng hari ng Orianna. Sinabi ni King Midgar sa kanila na kapag ibabalik na nila iyon sa Orianna Kingdom, dumaan sila sa Marques Grant at ipinaliwanag na kailangan nilang ihanda ang sarili nila dahil ang kadiliman ay naglilibot doon since ancient times at lalo na itong lumakas. Kinakalaban ni Shadow si Beatrix at nung una ay tila pantay lang sila ng lakas. Gayun pa man, nagsimulang ipakita ni Shadow ang lakas niya at madali niyang nalilikuran si Beatrix sa kada atake niya. Dumating naman doon si Iris at sinabi na gusto niya ring makipaglaban. Inilabas nito ang isang espada at napansin ni Shadow na isa iyong Mithril Blade na may ancient runes. Naintriga naman doon si Shadow at sinabi nito na intention pa ni Iris na gumamit ng artifact para maklatch ang sitwasyon. Nairita si Iris doon at swinging nito ang espada at naging malaking fairy sword ito. Madali namang nailagay ni Shadow iyon at inasarang atake ni Iris. Sinabi ni Shadow na maganda iyon para sa isang festival spectacular. Tapos ay patuloy na nakipaglaban si Beatrix kay Shadow habang sumasali si Iris sa laban na iyon. Nagpatuloy ang laban nila hanggang sa city at nagawa ng dalawa na matulak si Shadow sa isang construction building. Tapos ay kinuha ni Shadow ang dalawang crowbars at ginamit niya ito upang masalaga mga atake ni na Beatrix at Iris. Habang patuloy ang laban, napunta sila sa umaandar na tren. Habang nangyayari yon, si Rose ay nakatakas sa stadium at inisip nito kung ano ang susunod niyang gagawin. Dumating naman doon si Alpha at sinabi na meron siyang dalawang choice. Magpatuloy siyang makipaglaban ng mag-isa o makipaglaban kasama sa Shadow Garden at sumali doon. Tinanong ni Rose si Alpha kung intention ba nilang iligtas ang Orianna Kingdom pero piniliwanag ni Alpha na wala silang gagawin para tulungan siya sa estado niya ngayon at kung gusto niyang iligtas ang kingdom niya, kailangan niyang ipakita ang kahalagahan niya. Matapos mag-isip, napag-desisyonan ni Rose na sumali sa Shadow Garden. Habang naglalaban, inisip ni Beatrix na kung nagkakilala na sila ni Shadow dati. Sinabi naman ni Shadow na naaalala niya ang mga malalakas na nakakalaban niya at inisip na kung malakas na ba silang dalawa para maalala sila ni Shadow. Tumalon siya sa river at gamit ang kanyang magic ay kinontrol niya ang tubig. Sinipa ni Shadow si Iris papunta sa river at habang inaatake siya ni Beatrix, nagawang masira ni Beatrix ang crowbar ni Shadow. Habang patuloy na naglalaban, nakarating sila sa isang tower kung saan ang likuran ni Shadow si Beatrix. Pero madaling nasalag naman iyon ni Beatrix dahil alam niya na raw iyon. Agad naman na sumunod si Iris pero nablock lang ni Shadow ang atake niya gamit ang kamao nito at sinabi na hindi siya matatalo gamit ang hiram na kapangyarihan. Sinabi ni Iris kay Beatrix na i-immobilize si Shadow kahit na mamatay ito at tatapusin daw iyon ni Beatrix. Umatake si Iris at bigla nitong binitawan ng kanyang espada para sakmalin si Shadow. Gayunpaman, tinuhod lang siya ni Shadow. Natapos na mag-charge ng atake si Beatrix at kumilos na ito. Nagawa nitong paliparin ang espada ni Shadow pero nailagan ni Shadow ang atake niya at hinawakan siya ni Shadow at binalibag siya nito papunta kay Iris at tinapakan ng mga ito. Sinubukang umalis ni Shadow pero nagawang tumayo nila Iris at sinabi nito na sa mga oras na iyon, ang lahat ng knights sa city ay pinakilos na. Ginawa niyang kalaban ng buong kingdom at wala na raw itong matatakbuhan. Gayunpaman, sa gulat nila ay nagsimulang tumawa si Shadow na parang baliw at sinabi na hindi siya tatakbo dahil wala naman siyang dahilan. Inactivate nito ang kapangyarihan niya at sinakop nito ang buong city at sinabi na tapos na ang paglalaro. Nagsimulang ikas ni Shadow ang famous nitong line na I am Atomic Attack pero hindi niya iyon tinapos at bigla lang siyang naglaho. Dahil sa pangyaring iyon,
napaload si Iris at umiyak. Sa ibang lugar, nagbabasa si Sherry ng dyaryo at nakita nito ang balita na si Demon Shadow ay natalo ni na Iris at Beatrix at nawawala pa rin si Rose matapos ito patayin ang sarili nitong tatay. Sa Oriana Kingdom, si Mordred ay pinadama kay Perv ang disappointment nito kaya nangingin ang tawad dito si Perv. Sinabi rin ni Perv na hanggat hawak ng cult ang royal family, hindi mananatiling magtatago si Rose. Dagdag pa rito, ang sitwasyon ng Oriana Kingdom ay magulo na dahil sa pagkawalan ng hari nila kaya sigurado si Perv na hindi iyon nahayaan ni Rose. Sinabi naman ni Mordred na wag na siyang i-disappoint ni Perv. Si Beatrix naman ay umalis ng city at na-disappoint din nito dahil hindi niya nakita ang kaisa-isa niyang hinahanap. Sinabi niya kay Iris na wag nitong masyadong seryosohin ang pagkatalo nila dahil maraming hindi kayang talunin ang mga mortals. Habang hinahanap ng Midgar Kingdom si Shadow, iniisip ni Beta na plano ni Shadow iyon para maging occupied sa kanya at hindi sila maging involved sa nangyayari sa Oriana Kingdom. Dahil kumikilo si Shadow, napagdisyonan nila na ayusin na ang iba pang hindi nila natatapos at nagpadala sila ng mas maraming tauhan para imbestigahan ng Lola City at bantayan ng Major Corporate Alliance. Sina Rose at Alpha ay nakarating na sa mga bahay ng Kagino. Pinaliwanag ni Alpha na papunta sila lagpas sa kabundukan at sa masukal na gubat. Piniliwanag din ni Alpha na nung binisita ni Shadow ang kabundukan na iyon, kinalaban nito ang Miss Dragon. Natalo ni Shadow ang dragon at hinirang si Shadow na ruler ng lugar na iyon at piniliguan siya ng dugo ng dragon. Pagdating nila sa destinasyon nila, piniliwanag ni Alpha na iyon ay ang Ancient City Alexandria, ang base of operation ng Shadow Garden. Dinala ni Alpha si Rose kay Lambda at piniliwanag na bago nilang recruit si Rose at sinabi na itrain niya si Rose. Tinawag ni Lambda si 664 at 665 at sinabi na ilalagay niya si Rose sa squad nila at pinangalanan si Rose sa number 666. Sinira naman ni Lambda ang suot ni Rose at sinabi na isa na itong nobody at inalis na nito ang pangalan niya para maging isang pure unadulterated soldier. Umiiyak naman si Rose habang pinapanood ang pagsira ni Lambda ng binigay sa kanyang wrapper ng burger ni Sid. Sa underground ruins, pinapatugtog ni Shadow ang Moonlit Sonata at sinabi nito na ang lahat ay nangyayari according sa kanyang design pero ang Hour of Awakening ay papalapit na. At dyan nagtatapos ang videong ito. Nabitin ka ba? Kung gusto mong malaman ang buong istorya ng anime, maaari mong pindutin ang playlist na ito. At kung gusto mo pang makapanood ng iba pang nakakapanabik na anime, pwede mong pindutin ito at may isikay ka sa mundo ng mga playlist namin. Onii-chan!